Welcome back to my channel, Master Creation. Dito na pang andito tayo ngayon, magtuturo tayo kung paano mag-pump down procedure. So, ang contract natin ngayon dito sa Jucals 888 is mag-relocate ng Samsung split type wall mounted inverter, no? From one place to another. So, bago natin simulan, kailangan natin na mag-pump down. Hindi natin mapabaklas tong unit. Hindi natin ano yun? Tang-tang? Makukuha. Hindi natin makukuha ng unit kung hindi tayo mag-pump down. Mag-pump down procedure, no? So, paano mag-pump down procedure? Ituturo natin sa inyo, mga kamaster, sa mga aspiring technician dyan. So, kailangan natin i-own muna yung unit. At antayin natin mandar si compressor, no? As you can see, mandar na si compressor. Tingnan nyo, no? Yung damit, mandar na si compressor. So, first thing first, ang dapat natin sa isip yung safety. Kasi ito is 410, it is a flammable gas. So, buksan mo to, brother. Tawag mo na yung cellphone mo. So, buksan mo to. So, buksan mo to. Take note mga ka-master, huwag niyong lagyan for safety lang. Na based sa experience ko, kasi nag-experience na ako ng frostbite. Huwag kayong maglagay ng gauge manifold kung hindi umandar yung unit. Bakit? Pag umandar yung unit, mas less na yan, magsasaksyon na yung compressor. So, walang tendency na magka-frostbite kayo. So, gauge manifold. So, gamit natin yung gauge manifold is 410 na gauge manifold. So, kung nga yung dalawa lang. Low up. So, kasama natin ngayon si Junjun Paipa. Ephraim Paipa. Isa kong estudyante. Ayan, dito. Yan ang rasto. So, estudyante ko, no, i-actual natin siya ngayon paano mag-pump down procedure. Ano yung pump down procedure? Yung refrigerant i-trap natin dito sa condenser. For inverter unit R32410 yung mga inverter unit kasi mas malaki itong one. Ay karato lang, make sure na naka-close to. Plasta. As you can see, ayaw bre! Mulat sa inspection. Ayaw pa, saya pagkuha ng cold. Wala ng cold. Ayaw pa yung sa pagkuha ng cold. As you can see, mga
open. Okay. Close. Ito. So paano mag-pump down mga Capriyon? Paano mag-pump down? Kailangan natin i-close. Paano mag-pump down? Kailangan natin i-close muna itong discharge line. Tapos pagkatapos bumaba ng refrigerant, tapos niyang bumaba, ganito yun. Tapos niyang bumaba ng refrigerant from zero, is i-close natin yung suction line. Yan na ng cellphone mo para makapokus ka tanaw. No, ganito. Close natin muna yung discharge line at i-observe natin. At saka i-observe natin ang pitas camera. Observe natin ang gauge manifold. Wait, prepare ha. Tapos may isa mag-turn off ng unit. So fully close na. So, palit agad ang position. So tingnan nyo, bumaba yung pressure from 125 PSI to 0 PSI. Turn off the unit, boy. Ita. So tingnan nyo, na-trap na ang freon sa loob ng condenser. So free na tayo para baklasin ang unit. So yan ang pump down procedure. Thank you.